bro. Magandang araw. Shout out sa mga lahat ng mga katik dyan. So ito, meron tayo ito lang. Skyworth, pumasok kahapon. So, special mention sa kay kaibigan natin si JT Rewinding. So, shout out sa iyo, bro. So, tara na, huwag na nating patagalin, umpisahan na natin. So, ito yung i-vlog natin, mga bro, Skyworth. 43 inches to, mga bro. So, testing natin. Tapos, on natin sa likod yung manual. Yan. So, yan yung problema niya, mga bro. Yan. Nagpi-flicker siya, mga bro. Pero sa bandang taas, normal. So, dito, sa bandang ilalim, yan, nagpi-flicker. So, tara na, mga bro. Buksan na natin. Para malaman natin kung anong sanhi, bakit siya nagpi-flicker. So, ito yung model niya, mga bro. Yan. Tapos, bagong sira. Yan, di pa na ano yung warranty seal. So, buksan lang natin, mga bro. So, ito na, mga bro. Nabuksan na natin. Ito yung mainboard tsaka power supply niya, isa lang. So, pag ganito may display siya, mga bro. So, normal yung supply natin to, BGH, BGL. So, ito na, mga bro. First steps natin gagawin. Since wala siyang, since may display siya, so ibig sabihin normal yung BGH, BGL natin. Yung supply normal yan. So malamang may problema dyan na mga gate signal na may leakage. So pag ganito, dalawang ribbon, mga bro, subukan nating mag unload dito sa right side. Okay, unload lang natin, mga bro. Yan. Yes. Unload natin, tapos testing natin. Ayan. Plug lang natin. Tapos on. Yan. Nag-backlight. So sisilipin natin, mga bro. Anong resulta sa display kasi nag-unload tayo ng sa ribbon wire sa right side. So yan, mga bro. So nagpi-flicker pa rin siya, mga bro. Yan. So ngayon, subukan naman nating mag unload sa, subukan natin itong ibalik tapos unload natin sa kabila. Bunutin na muna natin. Balik natin to para ma-distinguish natin kung saang side tayo mag to troubleshoot nito. Yan. Tapos unload natin dito sa kabila sa may left side. Yan. So testing natin ulit, mga bro. Tag lang natin. Yan, power on natin. Yan, andar, nag-backlight. So sisilipin na naman natin yung screen.
So yan mga bro. So normal yung kabilang side, hindi siya nag-flicker. Yan. So ngayon alam na natin na na-distinguish na natin na ang may problema na may problema sa gate signal dito sa left side dito. Na pag-ikabit natin is nag-flicker siya. So flickering mga bro, isang noon is yung odd-even supply natin or LC1, LC2, yon ang sanhi. Pangalawa, yung may mga gate signal na may mga leak na. So yon ang solusyon na natin ngayon. So ang mahirap nito mga bro is wala siyang mga indication or marking man lang sa mga CKB lines o mga clocking signal. Wala tayo makikita. So based on my experience, ang ginagawa ko pag ganito mga bro, una sinusukat ko yung swapping voltage kung saan banda. So ang gagawin natin dito mga bro, ikabit natin to. Ikabit natin to. Uli. Yan. Tapos hanapin natin ngayon kung saan dito ang LC1, LC2 or yung odd even supply, yung nagpapalit-palit. Kasi ang pag ganitong panel ang ginamit, yung top board ito. Buksan natin to kasi nakasilyo. Yan. Dito natin hanapin ngayon mga bro. Dito sa mga itong resistor, hanapin natin ngayon ang odd even para ma-distinguish natin kung saan tayo magka-cut or magba-block para hindi mag-continuous yung disturbance or flickering na dinadama niya yung kabilang side na matino to ang kabilang side. So since mayroon naman tong side COF mga bro or circuit on flex sa gilid, so pwede tayong mag cutting dito na area or magbablock tayo dito sa ribbon wire mismo sa connection. Pero hanapin muna natin mga bro kung saan ang ibablock natin mga bro. So since wala siyang mga designated na symbols, so mahirapan tayo. So i-share ko sa inyo mga bro. Pag ganito ang ginagawa ko, hinanap ko yung major voltage or swapping voltage, ang hinanap ko yung VGH, VGL. So dito tayo, dito natin hanapin mga bro. Ito. Ito mga resistor, ito may mga dot-dot na yan. So dyan natin hanapin. So i-plaster ko lang yung camera mga bro kasi ititrace natin mula dito. Ititrace natin kung saan tayo mag-umpisa, kung ilang pin ang i-cut natin o i-block. So ganyan ang proseso nito mga bro, hindi basta-basta na basta-basta lang natin mag-block tayo. Kasi mayroong mga panel na masisilan pag mali yung mina-block natin is automatic ito. Ito mga ganito uusok yan mga bro. So napaka-res. So dapat nating malaman kung or siguraduhin kung saan ang ibablock natin. Step by step talaga ang gagawin dito mga bro. Hindi ito mahirap na trabaho. Hindi ito madali na trabaho. Ang rest dito is napakatindi pag hindi tayo mag-iingat. So plaster ko lang yung camera mga bro. Para ititrace ko kung saan tayo mag-umpisa. Saan tayo mag-umpisa, mag-cut or mag-block.
So tuloy tayo mga bro. Ito ay i-zoom lang natin. Kasi mahirap pag idaan natin sa microscope. Wala talagang hawak. So dito na lang sa cellphone natin i-zoom lang natin. Yan. Yan, kinuskos natin yan mga bro kasi tinitrace natin itong mga resistor na to mga bro is a signal yan, clocking signal. So ito, itong kiniskis natin dalawa, yan yung swapping voltage. The rest, mga na yan, CKB lines. So, CKB signals. So, ipapakita ko sa inyo na tinitrace natin yan. Kasi dyan tayo magbabase kung saan tayo, kung ilang pin ang ibablock natin. On ko lang mga, i-plug ko lang mga bro, tapos magsukat tayo ng supply. Yan ang clocking signal. So, pindutin na natin para mag-on. Yan. Nag-backlight na siya, yan. So, ito yung mga bro. So, ito yung sinasabi ko na swapping voltage. So, walang tatak dyan. So, makikita natin yan sa mga may bilog-bilog na yan. Yan ang test point dyan. Yan o. Swapping voltage mga bro. Papalit-palit siya. BGH, BGL. So, ganyan. Tapos, itong isa. Ito naman yung swapping voltage ng Evan. Ganyan, ganyan din ang function yan mga bro. Ano din. Yan o. Papalit-palit. So, ngayon may idea na tayo. Kung saan tayo mag-umpisa na mag-cutting dito or mag-block. Pag ganito mga bro, napaka-pino ng circuit. So, at least may guide na tayo dito sa dalawa. Ito yung swapping voltage. So, pwede tayong mag-cut. Pwede nating i-cut dito. Itong sa right side, itong limang piraso, limang pin. Signal yan. Tapos, itong resistor. Bilangin natin. Subok muna tayo dito sa papasok mula sa swapping voltage. Kasama na yung swapping voltage, ibablock natin yan. Tapos, bali, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, pito. Pitong pin mga bro, ang ibablock natin. Mula dito, sa left side, magbilang tayo kung ilang pin. Tapos, trace natin tong swapping voltage kung ilang pin ang dyan tayo mag-umpisa sa swapping voltage. Papuntang 6 na pin na yan, 5. So, 7 ang ibablock natin mga bro from add-even sa add-even papuntang 5. So, 7. So, kuha lang tayo mga bro ng anong gagawin natin ito is mag-block lang tayo kasi pag i-cut natin dito mga bro mahirap. Pag hindi obra, so mahirap tayo magtugtong. So, ang gagawin natin is dito tayo magbablock. So, i-trace natin continuity from here. So, i-trace natin para malaman natin. So, tuloy tayo mga bro. Binilang natin mga bro mula dito sa gilid mga pitong pin tapos yan na yung add-even natin. So umpisa tayo sa number 8 to 15.
So ito may nagupit tayo na ibablock natin sa number 8 from number 8 to 15. So ito yan mga bro. I-block na lang natin kasi pag i-cut natin mahirap idugtong. Lampas, wait lang. So yan. So subok natin ito mga bro. Testing natin. Tapos plug natin. Yan, nag-power. So, yun lang natin mga bro. Yan, nag-green. Yan, nag-backlight na. So, silipin natin ngayon yung screen nito mga bro. Kung anong resulta. So, yan siya mga bro. Meron siyang mga bar, tapos hindi pino, tapos na display niya medyo maninag, yan o. Yan, yung no signal. So, ang gagawin natin dito mga bro, is mag-adjust tayo. So, mag-adjust tayo ng i-block pa natin na yung iba, ibang signal. Kasi ano pa, kung i-analyze natin, mayroon pang host na nag-interference doon sa function ng ating yung may mga signals na leakage talaga na dinadamay niya yung kabila. Kasi pag inahang natin yung right side, dito left side, yung right side is normal. So, ang gagawin natin mga bro, magdagdag tayo. So, ito na yung pinaka last na ano mga bro. Ito na yung sa 1 to 15. Ito na yung last from 1 to 15. Yan na yung last na signal. So hindi na tayo pwedeng abante pa dito sa 16 pataas. So ang gagawin natin is dito tayo. Abanti tayo dito sa gilid from 1 to 15. So subukan nating ubusin to. Lahat ng mga signals is ubusin natin. Takpan natin 'yan. Kasi 'yun yung reason na dinidisturban niya kasi may mga signals diyan na hindi na matino. So, subukan natin mga bro na i-block yung from 1 to 15. Yan, ubusin natin. Ito, gupit lang tayo. So, ito na mga bro. So, cut muna natin. 1 to 15. Sobra, gupitan pa natin mga bro.
Mino na. Ganyan talaga. Step by step, trial and error. Ang kagandahan dito sa blocking, pag hindi tama yung ano, pwede lang tanggalin. Pero pag nagka-cut, yan ako, mahirap. Kailangan mong idugtong. Pero mayroong instances na kailangan talagang i-cut kasi hindi pwedeng i-block kasi wala siyang, limbawa, isa lang ang ano niya, ribbon. Yan, cutting method talaga yan. Hindi pwedeng mga blocking method. Sana ubra na to mga bro. Inubos na natin yung 1 to 15. Okay. Subukan natin mga bro. Log lang natin. Tapos ano power. On lang natin mga bro. Yan, nag-backlight na. So, subukan natin silipin yung picture, screen niya mga bro. I-arrange na natin yung camera natin kasi para makita. Sana tumino na. Inukos na natin yung mga clocking, kasama na yung supply, yung swapping voltage. Oh, ayun mga bro, tumino siya mga bro. Yan, malinis. Yan no? So, i-plastar ko lang mga bro para ma-testing natin. So, ito na mga bro. Patayo na natin pero hindi pa natin natakpan yan. Testing muna natin pa bago natin i-final close. Plug. So, on sa remote. Na mga bro, no signal. Subukan natin kabitan ng signal mga bro sa likod. So yan mga bro, malinis. Ganyan lang mga bro, sana may natutunan na rin kayo sa ganitong problema sa mga newbie dyan. Huwag padalos-dalos na basta-basta na lang maglagay ng blocking. So, salamat sa panonood at sa mga nag-subscribe. Maraming salamat. At kung hindi ka pa nag-subscribe, sana huwag kalimutang mag-subscribe. God bless mga bro.